Vesperia. Ano bang meron sa lugar na yon? Bakit sa tuwing naririnig ko ay parang naguudyok sa akin na bumalik doon? Lalong-lalo na ang talon na kung saan ako muntik ng malunod. Lugar kung saan ako iniligtas ni Bella. Bakit nakakaramdam ako ng ganito? Bakit? Tulala ka yata. May problema ba? Huwag mo na lang akong intindihin. Ayos lang ako. May maayos bang ganyan? Lucas, bakit gano'n, no? Ang alin? Kagambal ko na yatang kamalasan eh. Lahat yata na nangyayari sa akin. Parang ang hirap lang kasi kung iisipin. Parang palagi na lang akong pinahihirapan. Hindi ka pinahihirapan. Siguro, kaya lang nangyayari to sa'yo. Para mas maging matatag ka pa. Malay mo, mayroon pa palang mas mabigat na pagsubok na darating. Lucas... Pipilitin kong makatayo. Mahal na prinsipe. Ano ho bang ginagawa nyo? Itigil nyo ho yan. Baka kung mapano ka. Ayaan mo ko, Serena. Nababagot na ako dito. Gusto kong lumabas. Aalis ako. Pero hindi pa ho kayo lubusang magaling. Umalis ka. Hayaan mo ko. Kung ayaw mong masaktan kita. Sige po. Kung yan po ang nais nyo. Tawagan nyo na lamang po kapag may kailangan kayo. Sige na. Umalis ka na. Sige po. Walang kwenta ang kapangyarihan ko. Walang kwenta lahat. Hindi ko naman nagagawa ang gusto ko. Rico. Kung buhay ka pa sana, Aris. Susunugin kita ng paulit-ulit! Bibigyan niya pa ako ng mas mabigat na pagsubok? Sobra naman yata kung iisipin yon. Ngayon pa nga lang ang dami nang nadadamay. Parte ng buhay natin ng mga pagsubok na yan. Huwag mo sanang iisipin na pinahihirapan ka. Dahil nandito kami, handang alalayan ka sa lahat. Salamat, Lucas. Pero si Lolo, ramdam ko na masama pa rin ang loob niya sa akin. Lilipas din yan. Ikaw kasi ang tigas din ng ulo mo. Pasensya na. Bago ka humingi ng pasensya, panindigan mo muna yung mga pangako mo kay Lolo. Lucas. Bakit narito ka? Hindi porket anak ka ng may dugong Maharlika ay magagawa mo na ang gusto mo. Kailangan mo pa rin na sumunod sa batas ng academy at sa batas ko. Paumanhin ka, mahalan. Gustuhin ko man na manatili sa silid ni Prinsipe William. Ngunit pinagtatabuyan niya ako. Pinaalis niya ako. Kapag hindi ako umalis, sasaktan niya raw ako. Ano? Ano na naman ang pumasok sa utak ng batang yan? Sandali nga't mapuntahan. At ikaw, bumalik ka ng healing station. Hindi yung pakalat-kalat ka dito sa labas. Masusunod ka, mahalan. Masyadong dominante. Akala mo naman kung sino. Hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Anong pang hinihintay mo? Umalis ka na, Serena! Masusunod ka, mahalan.
Ano na naman itong kalukohan mo, Prinsipe William? Paano ka gagaling kung hindi mo sinusunod ang mga nais ng healer? Ilang gamot na ba ang binigay nila sa akin? Wala namang epekto, ina. Bakit ba kasi napakamainipin mo? Maghintay ka lang. Gagaling din yan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaganto. May sinasabi ka ba, Prinsipe William? Wala ho, ina. Wala akong sinasabi. Binantaan mo pala si Serena. Mabuti na lang hindi mo ginamit ang kapangyarihan mo sa kanya. Muntik na. Iwanan niyo po muna ako. Kung maaari lang, ina. Nais kong magpahinga. Nag-iisip ka ba ng matino, Prinsipe William? Ina, nag-iisip po ako. Kaya nga po pinalabas ko siya, diba? Dahil kapag hindi ko ginawa yon, baka hindi ko nagawang pigilan ang init ng ulo ko. Nasaktan ko talaga siya. Palaisipan sa akin kung sino ba talaga si Serena. Bakit kanya tinulungan? May motibo ba siya? Hindi ko rin alam. Sa ngayon, hirap na ako magtiwala. Parang lahat ng pinagkakatiwalaan ko nawawala. Nag-iisip ka na naman ng negatibo. Hindi ko maiwasan. Oh, sandali lang, Sabrina. Kailangan ko palang tinan yung nilalaga kong halamang gamot para kay Lolo. May iwan na muna kita, ha? Babalikan kita. Sige. Sige. Takugami, nais mo bang umalis tayo? Sige, lumipad tayo ng mataas na mataas. Kailan babalikin si Bet? Hindi ko alam, ina. Wala naman siyang sinabi kung kailan siya babalik. Basta't kailangan niya raw tapusin ang pag-iinsahin niya. Ganun ba? Talagang nais niyang manalo. Kung sa bagay, maganda kapag porsigido siya. Talagang tsaknangin yung kapanalunan. Ina. Sige na. Aalis na ako. Tsakna, hinahanap na ako ng iyong ama. Sige po. Papalapit na sila. Humanda kayo sa akin. Oras na upang pagbayaran yung ginawa niyo sa akin. Hetong palasma. Aasintayin ko ang isa sa kanila. Oh, ano nangyari? Sino pumanas sa iyo? At teka, may ibang tao ba riyan? Lumabas ka! Ako bang hinahanap mo? Oh, ikaw! Hindi ba? Patay ka na! Patay? Kung patay na ako,
Eh di sana wala na ako sa harapan mo ngayon. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kasama ko. Talaga? Hindi ba ako ang dapat na magsabi niyan? Ako ang dapat na maningil. Dahil malaking pagkakautang niya sa akin. Ikat mo mo, napakalak sa hangin. Ano? Hindi! Ano gagawin mo? Papatayin kita! Papatayin kita! Magpapayaran yung ginawa niyo sa akin! Magpapayad kayo! Marawan niyo na! Tawag ka! Hindi niya ako! Itong bagay sa'yo! Dapat lang yan sa inyo! Dapat lang yan sa inyo! Dahil magsasama kayo! Wala kayong kasing sama! Sa mga katulad nila, sa mga kagaya nilang hayop at walang puso. Hindi ako dapat maawa. Hindi ako dapat maawa sa kanila. Dahil kasalanan nila. Tapogami, masama ba ako? Masama bang ginawa ko? Patawarin mo ako. Kung nakita mo man akong pumatay ng nilalang, hindi ko gusto yon. Nadala lamang ako sa galit ko. Takugami. Galing ka na naman pala sa academy. Hindi ba sinabi ko na sa iyong dalangan mo ang pagtungo roon? Nais ko lang naman kumustahin ang ating anak, Karing Rizalte. Wala naman sigurong masama doon, hindi ba? Hindi na siya paslit, Reina Aluna. Hindi mo na dapat na inaabala pa siya. Sige, huli na ang pagpunta ko doon. Siya nga pala, umalis si Bella. Pumunta uli siya ng West Coast. Alam ko. Mas maigi na ngayon. Mas maahas ang taglay niyang kapangyarihan. Kailan ba kasi mag-uumpisa ang laro? Malapit na, Reina Luna. Dito na lang tayo, Takugami. Saan ka galing, Sofrina? Sa Patagololo. Bakit po kayo narito sa labas? Si Lucas po. Umalis. Teka. Para yatang nilalabag mo na naman ang pangako mo. Ang pangako mong hindi mo na uulitin ang ginawa mo. Hindi ko naman na po talaga uulitin yon. Sadyang nais ko lang na... Magpapaliwanag ka na naman. Mangangako ka, tapos babaliin mo rin lang. Lolo... Ayokong higpitan ka. Ayokong masakal ka sa amin ni Lucas. Pero apo, kapakanan mo lang ang iniisip namin. Naiintindihan ko po, Lolo. Sana, hindi mo lang basta naiintindihan. Kailangan mo rin panindigan
ang bawat pangakong binitawan mo. Lolo. Ay, sige. Kumain ka na. Naganda na ako na makakain. Salamat po, Lolo. Mm. Patawarin niyo po ako, Lolo. Kung ako po yung nagiging dahilan ng sama ng loob niyo. Kumusta ang pinagagawa ko sa'yo? Maayos na po, Kabalan. Wala na po kaming natatanggap na reklamo. Mabuti naman kung ganun. Sige, malis na kayo. Siguraduhin niyo na magagawa niyo ng lahat ang nais ko. Masusunod, Kabalan. Mukha yata ang malalim ang pinag-uusapan niyo. Tungkol saan ito? Tungkol sa mga distrito. Unang nireklamo pa sila sa mga panukala ko. At sa tingin nila, may magagawa sila? Huwag na silang umasa pa. Gusto kong magpatawag ng pulong sa Apata Distrito sa nalalapit na laro. Matagal ko nang hinihintay ang panukala mong yan. Nangangati na ang palad ko para makahawak ng limpak-limpak na salapi. Huwag kang mag-alala, Reynaluna. Malapit na kapag sumapit na tayo sa takdang panahon. Kayamanan. Kayamanan lang ang tangi kong hangat. At kapangyarihan. Ang tagal ng panahon. Pero nangungulila pa rin ako sa inyo. Sino ba talaga kayo? Bakit pakiramdam ko? Kailangan ko kayong hanapin. Kahit pa alam kong wala na kayo. Si Lolo. Si Lolo na lang ang natatangi kong pamilya. Gusto ko man kayong hanapin. Pero hindi na mangyayari. Dahil matagal na kayong wala. Matagal na kayong patay. Mama, Papa, bakit ang bilis niyo akong iniwan? Bakit ganun kabilis? Hindi man lang tayo nagkasama. Ang layo yata ng tanaw mo. Anong iniisip mo? Ang mga magulang ko. Bakit ganun, Lolo? Kahit pilit kong isinisiksik sa isip ko na wala na sila. Pero dito sa puso ko, may nag-uudyok na andyan lang sila. Naghihintay sa akin. Apo. Bakit po ganun? Anak ka nila. Natural lamang na maramdaman mo yan. Dahil karugtong sila ng buhay mo. Nangungulila ka sa kanila. Kaya normal lamang na maramdaman mo yan. Kung sakaling buhay sila, gusto ko silang hanapin. Matagal na silang wala, Safrina. Alam ko po. Alam ko po yun. Sadyang pinapaasa ko lang po ang sarili ko. Alam ko na wala na sila. At hindi ko na sila makakasama pa. Safrina.
Bakit yung mga damong yan? Huwag mo na akong tulungan sa Frida. Doon ka na lang sa loob. Tutulungan ko na po kayo. Ang dami na pala natin kailangan na tanggalin damo dito, Lolo. Oo, gay. Hindi na kasi nabigyan ng pansin eh. Kaya yan, yumabong ng gusto. Ang lalim ng muntong hininga mo. Ay, sige na. Pumasok ka na doon sa loob. Ako na lang bahala dito. Ay, hindi po. Tutulungan ko na po kayo. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Sige na. Kaya ko na ito. Lolo. Ay, Safrina. Alam ko. Minsan napapaisip ka. Bakit nga ba kita hinihigpitan ng sobra? Yun ay dahil ikaw na lang ang naiwan ng mga magulang mo. Mahal na mahal ka nila. At ayokong baliin ang pangako ko sa kanila bago sila nawala. Lolo. Kaya sana, magawa mo akong intindihin. Unawain. Kung bakit ko 'to nagagawa. Kung bakit labis ang paghihigpit na ginagawa ko sa'yo. Hindi niyo naman po kailangan na ipag-alala yan, Lolo. Matagal ko na pong alam na para sa kapakanan ko ang ginagawa niyo. May oras lang talaga na umiiral ang katigasan ng ulo ko. Alam ko yun. Kaya pasensyan mo na rin ako kapag napagsasalitaan kita ng hindi maganda. Ayos lang po yun, Lolo. Eh, sige na. Ako na bahala dito. Magpahinga ka na. Kailangan mo magpahinga sa Frina. Sige po, Lolo. Estrado ng mahal na Haring Rizal, magsiyakot tayo upang magbigay kalang sa kanya. Bumalik na kayo sa inyong kinaupuan. Ipinatawag ko kayong lahat upang ipagbigay alam ang nalalapit na pagbubukas ng 20th taon ng kinakatakutang laro ng Kaiseria. Ano ba, Hari? Ay, hindi ba hari muling ibalik ang laro? Magbibigay kilabot lamang ito sa mga mamamayan. Wala kang karapatang pakialaman ang panukala ko. Isa ka lamang alagad ko. Ako ang hari. Ako ang siyang masusunod. At ang sino mang tumutol, alam niyo na ang mangyayari sa inyo. Nagkakaunawan ba tayo? Oo. Ang tunog na yon. Alam ko ang tunog na yon. Galing sa palasyo. Kahit malayo, dinig na dinig pa rin. At alam ko ang kahulugan ng tunog na yon. Ay, marami na namang binabalak na bagong panukala si Rizalde. Kung ano man yon, sigurado, isang masamang plano na naman. Ano na naman kayo pa nang naiisip ng ganid na hari? Ano na naman kaya?